Yo, kamusta na kayo mga kabalat? So for today's video nga pala, no? Sa nakikita nyo, cover up ang gagawin natin. And itong luma niyang tato, yung masasabi ko lang is, what a mess. So, napag-practicean lang daw siya ng kaibigan niya. So kayo mga kabalat, no? Huwag na huwag kayong papayag na pagpapracticean lang kayo. Kahit libre, kahit mura. Oh, nandun na tayo na matutulungan natin yung mga kaibigan natin makapag-practice. Pero isipin nyo na lang, mahabang panahon nyo dadalhin to sa balat nyo mga kabalat. So marami naman paraan para makapag-practice si client natin. Enhance muna yung skills, yung drawing skills. Nandyan din naman yung practice skills. So para kapag tumira na sila sa balat, medyo may tira na talaga, di ba? Nung kayo magpatuto sa kanila. So sa nakikita yung mga kabalat, no? Challenging itong ginagawa natin ngayon. Almost impossible to cover up. So para sa akin, almost impossible to. Kasi tingnan nyo naman, napaka-dark nung pagkakagawa nung una niyang skull na tattoo. Talagang solid black na yata halos yung ginamit. Hindi na siya nag-gray wash. So paano natin tatakpan yun? So, kaya ang ginawa kong design, yung maraming texture. Para naman talaga matakpan. So, ganoon ako mag-cover up, no? Mga kabalat, pinipili ko na maraming texture yung ipang cover ko. Para yung mga details, may tago ko talaga. Eh, kapag kulang sa details and texture, nag-improvise tayo. Nag-add ako ng mga karagdagang detalye para talagang solid yung pagka-cover. And sa mga kagaya nito na medyo moreno si kuya nyo client, no, hindi siya kaputian. Kapag ka nagko-cover ako kasi, usually advanced black and gray lang. Or black and gray lang talaga. Pero kapag ka hindi kaputian, dun talaga ako gumagamit ng o nagdadagdag ng pigment na either teal or magenta. Kaya pag teal, medyo cold yung dating niya. Pagka magenta naman, warm yung dating niya. So medyo mapula or medyo ma-brown. So mas prefer ko yung teal kapag ka sa ganito na moreno. Kasi pagkagaling yan, nakakadagdag yung pigment ng bluish eh. Kaya talagang makikita siya kahit na moreno yung kulay ng balat niya. Eh, kita pa rin pagkagaling. So nakita yung mga kabalat, no? Inuuna ko lang yung mga dark area talaga kapag nag-cover up para makita ko talaga yung kung paano palilitawin yung mga light areas ng tattoo. Kung paano ko ma-justify yung depth nila. And challenging din talaga kapag snake na realism. So kita nyo, bawat kaliskis ng snake talagang nilalagyan natin ng buhay. Hindi lang basta-basta. May malaking factor sa cover up yung white pigment. Hindi lang tayo sa black and gray. So malaki nagagawa ng color white kapag nag-cover up tayo. Sa mga ganitong cover up mga kabalat, talagang mahirap. Masasabi ko lang na lagi ko naman sinasabi sa mga client ito na masakit sa ulo, na parang mahirap. Pero alam yun, kapag ka nandyan na yung i-cover, kapag ka nakasalang na tayo, doon mo talaga makikita yung kung paano mo siya didiscarte yan. So hindi mo talaga masasabi na kung paano yung discarding gagawin mo hanggat wala siya sa harapan mo, hanggat hindi mo siya ginagawa. So doon ka rin makakapag-improvise eh. Kung ano yung mga karagdagan details na kailangan mo dagdag para maitago naman yung dati niyang tattoo. Actually, pangalawang session na to eh. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kabarat na kapag ka may teal, lilitaw pa rin kapag ka moreno. And tingnan nyo na lang yung ahas sa bandang jaw nung skull. And mismo yung jaw. Tingnan nyo, magaling na, full healed na yun. Actually, 3 weeks ng healed yan. 3 weeks na yan nung ginawa. So, fully healed na yan. So, lumitaw naman, di ba? Kitang-kita pa rin yung kulay nung
black and gray na may halong teal. So tama lang yung decision ko na hindi magenta yung gawin ko and teal ang napili ko. So usually kasi madalas nang ginagamit yung teal eh, pero yung magenta wala masyadong gumagamit na. So next time minsan pa papakita ko sa inyo yung mga gawa ko na hinahaluan ko na magenta yung black and gray ko. So yun yung medyo warm yung dating, medyo mapula or medyo ma-brown din. So sa part na to mga kabalat, medyo ito na lang yung pinoproblema ko, itong ahas tsaka yung ulo ng skull and yung isa pa palang mata ng skull. Medyo madetalya itong skull na to. Kasi sa snake pa lang eh, talagang umuubos na ng oras. Bawat kariskis nga, inibigyan natin ng buhay. And kailangan mapalabas mo kasi kapag nag-over ka kasi, kailangan yung design na ginagawa mo. Halimbawa nito, realism. Mapakita mo talagang realistic yung ginagawa mo. May cover up kasi na may pagka-traditional eh. So yun, medyo madali yung mga yan. I mean, hindi siya madali, mahirap din kasi limited yung texture kapag traditional eh. Well, kung pipili ka lang naman ng realism, dapat pumili ka ng medyo madali. So para sa akin, itong snakes talaga mahirap eh. Ipang cover up. Kasi tingnan mo, bawat kaliskis nga bibigyan mo ng buhay and hahanapan mo ng butas para makover mo yung dati niyang tattoo. Kagaya niyang kinukover ko yung orasan na may solid lining. May pinagsisiyan lang ako sa tattoo vlogag na to, which is yun yung hindi ko naisama o na video yung pag-highlights natin. Kasi yun nga yung highlights sa ano eh, pag-cover up din eh. Kung paano mo itatago ng white ink, white pigment yung mga dating tattoo. So ito na nga pala yung not so finished product natin. Kaya ganun eh, hindi pa siya 100% done. Nakikita nyo may mga konting bakante pa, no? Well, full sleeve kasi talaga to, bubuhay namin. Doon ko na lang din isasaba yung ibang detalye na kulang dito. Kasi sobrang sakit ko daw. So yan muna mga kabalat. Salamat sa panonood. Wala na, finish na.